got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Mga magalang ng New Banzon Elementary School. Sa ating masipag at walang kakupas-kupas na punong guro, Ginoong Manolito V. Sally Sr., siya rin ang ating punong tagahakol. Sa ating nibilahan ng mga guro, Ginoong Brent V. Lulaco, at si Binibining Sarah Jane P. Orbita, PhD, ang dalawang guro na natuturo sa ika-anim na baitang dito sa New Banzon Elementary School at kabilang sa tagahatol para sa ating aktibidades ngayong araw na ito. Tunghayan po natin ngayon ang isang pagkatalo o debate. Ito ay isang paraan para mapaliwanag ng bawat panig ng kanilang mga mitiin na meron sila. Ito ay tungkol sa napakasariwang isyu natin sa ating bansa, tungkol sa pinagdaanan natin noong kapanahunan pa ni Presidente Marcos na pinapatuloy ni Presidente Estrada. At ngayon naman ay gustong ibalik sa ating Pangulo na si Presidente Rodrigo Roa Duterte na may alikain, buksain ang kaguluhan sa ating bansa, lalong-lalo na sa tumataas na bilang ng mga nasasangkot at gumagamit ng droga sa ating bansa. Ang isyu na pinaghandaang iulat ng ating mga mabubuting mag-aral ng Grade 5, ito ay tungkol sa kailangan bang ipagpatuloy ang batas ng death penalty o hindi na? Hinggil dito ay may nabuang panig tayo. Ang panig ng affirmative na nagsasabing kailangan. At ang negative na nagsasabing hindi kailangan. Bawat panig ay magbibigay ng kanya-kanyang pahayag kung bakit iyon ang kanilang pinapanigan. May mga tanong na siyang sasagutin ng bawat panig mula sa affirmative na sasagutin mula sa negative. Mula sa negative na sasagutin naman sa affirmative. At merong mga katanungan mula sa audience kung meron man. Bago natin umpisahan, merong mga bagay-bagay na dapat natin salang-alang at tandaan sa pag-debate at ito ang mga maging alisto sa pinag-uusapan ng bawat panig. Makinig sa mga sinasabi ng mga bata. Tanggapin ang mga pinag-usapan sa bawat panig. Maging tahimik sa upuan at makinig sa ay damdamin ang sinabi sa huli. Magtanong kung meron man sa upuan para lahat ay maging klaro sa pinag-usapan. Maraming salamat sa inyong lahat at sana ay tatandaan ninyo ang ating debate ngayong araw na ito. Bago natin simulan, inaanyayahan ko ang isang tagahatol na si Ginoong Brent Lulaco para basahin ang basihan sa paghahatol sa debating mangyayari ngayong araw na ito. Okay. Mga basihan na dapat isaalang-alang ng mga tagahatol ukol sa gaganapin classroom debate ang levels of performance at ang criteria nito. Okay, number one, una, organization and clarity, which means ang imong viewpoints and responses are outlined both clearly and orderly. Klaro gid kaayo. So kung ang tagahatol unclear sa iya ang imong organization's idea, so they will rate you 1. Pero kung clear in some parts but not overall, dili tanan, so 2 ang among ihatag. But most clear and orderly in all parts,
3 ang among ihatag. But ang pinaka-highest is 4. Kung completely clear and orderly ang imong presentation as a whole. So, ikaduha, use of argument. Reason na imong gamiton based on sa inyong topic. Argument to support sa imong viewpoint. Okay, what ang among ihatag kung few ra ang imong reason nga gihatag? Kung usa ra ka buhat ang imong gihatag na rason based sa inyo kung affirmative mo or negative, so one ang among ihatag. Pero kung relevant ang reason nga imong gihatag o more than one, more than two, so two ang imong ihatag. Pero kung most reasons ang imong gihatag, most relevant pag yun, so among ihatag sa imo is 3. Pero kung most relevant reasons given to support your ideas and your reason of your argument, ang among ihatag is 4. Okay, number 3 nga rubrics among criteria, use of examples and facts. Especially sa debate, dapat na kay basihan real situation. Dapat dili siya kanabita, dapat facts siya, dili siya opinion. Ha? So, ang imong example tinuod, makit-an o klaro. But kung dili, among ihatag is 1. Pero some relevant ang example na imong gigamit, 2. Pero kung many examples, much better, so 3. Pero many relevant na nag-support sa imong example sa topic o sa imong stand na itindugan, 4 ang ihatag. Number 4 is use of rebuttal. So, anong use of rebuttal? Arguments made by the other teams are responded to and dealt with effectively. Okay, kung dili effective, counter-argument ra siya. So, 1. A counter-argument made, 1. Kung few effective, 2. Some effective is 3. Dahil 4 is many effective counter-arguments. And the last rubric, the last rate nga mong ihatag is your presentation style. Kung sa mga presentation style, ang imong tone sa imong voice, ang use sa mga gesture, ang tindog, ang pagka-istorya muna siya, enthusiasm, and how you are going to convince the audience and the judges or tagahatol with your stand. The same yakul 1, 2, 3, 4 ang pinaka-highest. Diba? It is very important nga ang debate dito gini siya na yung presentation style kung saong gini mo pag-atake ang imo stand. Pagka-istorya, importante. Kalo sa ka mo taas, kalo sa ka mo bubo sa imong tingo. Okay, that would be all. Thank you. Maraming salamat, Inong Brent. Umpisahan ko natin ang debate sa pagpapahaya ng isang bata tungkol kung ano ang death penalty. Death penalty ay ang bagong batas binigyan ng bawat tao ng explanation at buhay para sa kanilang individual na buhay. Ito ba ay hudyat ng pagbabago para sa mga tao o isang kamalian na uubusin tayo? Kayo na ang humisga laban natin nito, mga Pilipino, dahil ang ubusin natin ang nararapat na masusunod sa ating bansa, hindi ang kanilang adhikain. Magsisimula na tayo sa pagpapahaya ng kanilang opinion muna. Handa na bang lahat? Handa na po, Teacher Sugar! Okay, may tatlong tao sa affirmative at susunod naman ang tatlong tao sa negative. Magandang umaga po sa lahat. Ako si Febby Marie P. Alieto. Sa 5th baitang po ako at ang aking panig ay nagsasabi kailangan ipagpatuloy na ang pagpapatupad ng death penalty sa ating bansa para mapanatili ang kapayapaan. Sa buhay natin ngayon, marami na talaga ang mga pangyayari na hindi na natin maiiwasan, lalong-lalong na sa mga kabataan o kaya
kanilang buhay ng droga. Alam naman natin kahit bata o matanda, babae o lalaki, mayaman man o mahirap, pag droga ang pumasok sa buhay ng tao, talagang ito ay nakapagdudulot ng masama para sa sarili o kahit sa ibang tao. Kaya ako, sang-ayon ako na ipagpatuloy natin ang batas ng death penalty sa mga tao na sangkot sa droga para matahimik na ang buhay ng mga tao mabubuti at mabigyan ng hustisya ang mga pangyayari na malungkot, lalong-lalo na sa na kapag ang rason ng kaniyang pagkakulong ay isang narito ay ang droga. Dahil ang droga ang rason kung bakit sila nakaisip ng masama laban sa ibang tao o di kaya sa paglabag sa ating bansa. Paano ang bansa kung lahat na lang ng tao ay lulong sa droga? Anong buhay ang meron tayo sa hinaharap? Paano ang kinabukasan ng mga kabataan? Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Shelasky Dagok, sa ikalimang baitang po ako. At ang aking panig ay nagsasabing kailangan ipagpatuloy ang pagpapatupad ng death penalty sa ating bansa para mapanatili ang kapayapaan. Sa paglaki ng ating bansa, sabay rin ang paglaki ng mga problema, kagaya ng droga. Droga na kahit sino pwedeng masangkot. Droga na nagdudulot ng masama sa buhay natin. Droga na ang rason kung bakit hindi na tayo nakapag-isip ng mabuti sa ating sarili at kahit ang ating relasyon sa ibang tao. Droga ang rason kung bakit ilan sa mga magulang ay may magulong isip na humantong sa pag-aabuso, lalong-lalo na sa mga babaeng anak o kamag-anak. Binigyan nila ng halaga ang droga sa kanilang buhay kaya hindi na sila nakapag-isip ng mabuti sa pamilya. Di ba ang mga magulang ang magbigay ng mabuting kinabukasan sa mga bata? May hustisya pa ba para sa mga babae na inaabuso dahil sa lulong ng droga sa suspect sa krimen? Droga na paulit-ulit na rason sa malaswang pangyayari sa mga babae. Po sa lahat. Ako po si Eric Diagamos, kalimang baitang po. Ako at aking panig ay nagsabing kailangan ipagpatuloy ang pagkatupad ng batas ng death penalty sa ating bansa para mapanatili ang kapayapaan. Talamang ang pangyayaring masama ang rason ay tungkol sa droga. Droga na hindi na natin naibalik ang kahapon at may pagpatuloy ang kinabukasan. Droga ang kahit buhay na natin ay mawala o di kaya mawala ng saysay. Kaya ako ay sang-ayon sa pagpatupad ng death penalty pero para maibalik ang tahimik ng buhay ng karami sa atin at ito ang mudyat ng pagbabago. Nang mauunang kanang natin gustong makamtan ang rason din para ang taong ayaw magbago ay maparusahan dahil talamak ang pagkakulong ng droga ng mudyat na sa kasamaan sa ating bansa. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jessa Espancho sa ikalimang baitang. Ako at aking panig ay nagsasabing hindi kailangan gawin ang death penalty sa mga taong sangkot sa krimen. Talaga ba ang buhay ang kapalit ng kamaliang nagawa? Ano ba ang karapatan ng pamahalaan kung mga namumuno sa ating bansa na patayin ang tao? Ang Diyos nga ang nakapagpatawad sa atin, bakit ang ating pamahalaan hindi? Hindi ba kayo makukonsensya sa mga patayan sa ating bayan? Dapat nga ay maging modelo kayo sa kapayapaan sa ating bansa. Talamak nga ang droga, pero dapat natin isaalang-alang na tao rin silang magkasala at ipagpatawad natin. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Precious Ann Sigarin Patan sa ikalimang baitang. Ako at ang aking panig ay nagsasabing hindi kailangan ipagpatuloy ang death penalty sa taong sangkot sa krimen. Wala na bang pag-asa sa bansa natin? Hindi dapat natin ipagpatuloy ang death penalty sa ating bansa. Kahit ako bilang isang bata, gusto kong magkaroon ng mapayapang buhay at hindi hudyat ng isang kamalian, ang magpatay ng tao. Meron din silang mga pamilya na mahal sila at gustong makapiling sila. Ang mahal sila ng mga membro ng kanilang pamilya, kaya handa silang patawarin. Ang pagmamahal din ang hudyat ng pagbabago ng isang tao, di ba? Tama ko? Dapat tayo ay magmahalan kahit na tayo ay lalaki o babae, bata o matanda,
mayaman o mahirap, dahil bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos at dapat mamahal. Bawat isa sa atin ay may karapatan na ipagpatuloy ang buhay dahil marunong tayong mamahal at mahal tayo ng Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Rosel Jan G. Hintalyan sa ikalimang baitang. Ako at ang aking panig ay nasasabing hindi kailangan gawin ang death penalty sa mga taong sangkot sa krimen. Kahit na ang tao na masaya ay may karapatang mabuhay. Mabuhay dahil ito ay biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa ating mga tao. Ito ang pag-iingatan natin at mahalin kasi ang buhay ay iisa lamang. Kamatayan ba ang dapat ipapatong sa mga makasalanang tao? Wala na ba silang karapatang mabuhay at magbago? Lahat tayo ay may karapatang mabuhay at magbago. Binigyan sila ng kalayaan na mabuhay, katulad natin, pero hindi nila ginamit ng tama ang kalayaan na dapat sana ay masaya nila ginamit sa mga taong importante sa kanilang buhay. Ano ang kanilang ginagawa? Binigyan pa nila ng importansya ang paggamit at pagbenta ng mga droga para sa sarili nila makahanap ng karamay at para sa kahirapan ng buhay. Ito ba ang bigyan ng karapatan na mabuhay? Sila ang naglagay ng kanilang sarili sa mga kapahamakan sa kanilang buhay dahil sa bulok na pag-iisip na meron sila dahil sa droga. Anong klaseng bayan ba ang dapat na meron tayo? Iyong bayan nabibigyan ng maraming rason ng bagong buhay, mapamtan ang mga ustisya para sa mga biktima o ipagpatuloy ang mga buhay na may maraming takot. Takot sa mga taong hindi makaisip ng mabuti. Kailangan bigyan pa natin ng malawang pag-uunawa at pagmamahal. Bilang isang Kristiyano at may takot sa Diyos, ako ay naniniwala na bawat isa sa atin, kahit bubot ng kasamaan, merong mga bagay na makapagbago sa atin, pagmamahal bilang isang tao, dahil sa iyon ang isang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung mahal ninyo ang buhay o mahal nila ang buhay, bakit ba ang paggamit ng droga o pagbebenta ng droga ang unang naisip ng mga makasalanang tao? Wala nang magagandang naiisip nila sa buhay kundi pahirap lamang sa ibang tao at sa buong bayan. Hindi ba pwedeng ang kamalian sa pagbenta ng droga ay rason sa kahirapan? May trabaho bang naghihintay sa aming mga ordinaryong tao? Paano na ang mga mahihirap? May pamilya naghihintay at gustong igapang sa kahirapan. Pwede bang hindi kayo makasarili? Tao rin kaming gustong maging masaya ang mga taong mahal namin. Bakit kailangan kamatayan ang parusa sa mga taong nagdodroga? Lahat ng tao ay may karapatang mabuhay. Nagkasala sila at dapat sila ay parusahan ng kamatayan. Kamatayan ang hudyat ng pagbabago para sa makasalanang tao. Maraming salamat. Bawat panig dito sa affirmative at sa negative sides. Meron pa ba mga tanong na sa mga audience na meron tayo? Sa ating mga tagahatol? Okay, parang wala na. At John, nagtatapos ang ating debating ngayong baga na ito. At bago din ito matapos, inaanyayahan ko ang lahat na magpalakpakan para sa ating debating ngayong araw na ito. Inaanyayahan ko ang anim sa affirmative sides at tatlong tao sa negative sides na pumunta dito sa harapan. The citation is Republic of the Philippines Region 10 Division of Misamis Red Cloud, District of Hasaan, Luzbet Elementary School, Certificate of Participation 2. Jessup S. Pancho, in participating in this debate with the team, kailangan bang ipagpatuloy ang death penalty o hindi? Given this 30th day of March 2017, signed by Manolito V. Sally Sr., our principal of Los Angeles Elementary School. Clap your hands, everybody. Eric Day P. Amonia. Debbie Marie P. Olieco. Shella C. Dago.
Precious Ann C. Karampatan, and Luzer James G. Gentilia. Will be the citation, Republic of the Philippines, Region 10 Division of the Misamis Rental, District of Hasaan, Luis Banzon Elementary School. Certificate of Appreciation to Ms. Sarah J. Piorpita, PhD, with sincere thanks for your effort and valuable rule in this way. Given this 30th day of March 2017. Together with servant Raulo A. Olaco. Okay, round of applause, please. Okay, pinabantalan to give the awards for winning team and best debater. Ready na? Certificate of Appreciation. Ito na ito muna hon. Best debater or winning team? Best debater. So Certificate of Appreciation. Given this award to... Chessa Pancho. Best debater with a team. Kailangan kalipay patuloy ang deathbed. Sino sa affirmative at sino naman sa negative? Isang kahay mo daong. Okay. With a total score of 146 points. Given this certificate of participation as a winning team, this debate with a team. Kailangan ba ipagpatuloy ang death penalty on this? Given this 30th day of March 2017. Give to... Negative sign. Clap your hands, everybody, to Precious, Lizette, and Jessa. Come here. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, yeah. So keep dancing.
Ang mga taong ito ay kailangan bigyan pa natin ng malawak na pag-uunawa at pagmamahal bilang isang Kristiyano at may takot sa Diyos. Ako ay naniniwala na bawat isa sa atin, kahit na tayo ay ubod ng kasamaan, merong mga bagay na makapagbabago sa atin. Pagmamahal bilang isang tao, dahil sa iyon ang isang biyaya na pinagkaloob sa atin ng Diyos.